So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre, alam nyo naman kung nasan ako. Andito ako ngayon sa Jacob Bike and Apparel Shop para sa isa na naman bike check. So ang dami nilang bagong bike. So ibabike check natin yan, isa-isa lang, kada araw. Masyadong marami, mapapagod tayo. So kararating lang natin dito. Inabutan natin, may bumili yung isa, tapos ito ngayon, tinitingnan yung bago nilang bike. Tapos doon sa kabila, meron pa rin tumitingin. Ayan. Ayan guys, hintayin lang natin na matapos sila para hindi tayo makaistorbo sa mga tumitingin ng bike. Saka tayo magbabike check. Ayan. So palagay ko, ibabike check natin itong Phantom version 3.0. Kapag nabili yan, baka ibike check natin yung road bike na nandun, na naka STI. Ayun, yung red na yon, road bike yon. So hintayin lang natin sila dito para hindi tayo makaistorbo. So yan guys, so meron na tayo ibabike check ngayon. Magbabike check tayo ng Phantom Quest version 3.0. Yan. So ano pang hinihintay natin? Tara, bike checkin na natin to. So yan guys, ang ating Phantom Quest version 2.0. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Pero bago ang lahat, tanggalin muna natin or hubaran muna natin yan. Hubaran natin, ayan. Siyempre mas maganda hubad para kitang kita natin, di ba? Yun ang masarap dun eh. Yun yung hubaran eh, oo, di ba? Nakikita natin yung ganda ng bike. Ayan. Yan na guys, umaambon na. Ayan, kaya nag-bike check na tayo eh. Ayan guys. So nahubaran na natin. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Okay, ang frame niya matte black. Ayan. So matte black. Internal cabling ang FD at RD niya, isa rito at isa sa abila. Ayan. Pero yung kanyang brake, yung brake sa likod, nandito sa ilalim ng top tube. Dumaan. Ayan. Tapos, not tapered ang kanyang head tube. Not tapered. At may mga uod dito ng pagkaka-welding. Ika nga nila, not, hindi siya smooth weld. Ayan. Tapos, may logo tayo rito ng Phantom. Ayan. Siyempre, Phantom yung bike natin eh. Sa bottom tube, may makikita tayong Phantom. Ayan. Medyo nakakapako guys yung letra. Nakakapako yun, pero palagay ko pintura to. Sa taas ng sulat ng Phantom, meron tayong logo. Siyempre, yung lalagyanan ng mahiwagang tubig. Okay, sa top tube. Sa top tube, may makikita tayong version 3.0. Tapos Quest. So, nakakapako siya guys. Para siyang sticker. Pero palagay ko pintura to na green, na may tuldok-tuldok. Sa ibabaw, may lining na black na glossy. Tapos MTB. Yan. Sa kanyang seat tube, may makikita tayo ditong glossy na JMT Designer's Team. Yan. Hindi ko alam kung ano yung JMT na yan, pero si palagay ko, sigurado ko team yan ng mga designers. Tapos dito parang arrow na decals, may tuldok-tuldok. Punta tayo sa kanyang seat stay. Nakasulat 27.5. Tapos meron dito tayong tornilyo para sa bike rack kung gusto nyo maglagay sa likod. Tapos meron dito pagkaka-uod ng pagkaka-welding. Ayan. Siyempre, doon din sa ilalim, may pagkaka-welding din na parang uod. Ayan. Tapos, itong chain stay natin, malapad to. Nakasulat, choose to rise. Ayan. So, yan yung kanyang frame, guys. Dito tayo ngayon sa shock niya. So, minagnet ko na to, guys. Kaya sabihin ko na lang, hindi ko na ipapakita kasi na-magnet ko na. So, itong crown niya, yan ang crown. Alloy yan guys, alloy. Siyempre, meron tayong manual lockout. Yan. Tapos, meron tayong preload dun sa kabila.
Meron naman tayo dito stanchion, 100 mm ang kanyang travel. Etong arc niya, saka itong lower, bakal. Gawa yan ng kisto, yung kanyang shock. Mataba na to guys, mataba na. Punta tayo sa cockpit, handlebar unahin natin. Yung handlebar niya guys, 720 mm yung haba. Nagawa sa bakal. Yan, 720 mm gawa sa bakal. Yung stem niya, walang pangalan, alloy. Palagay ko 90 mm to. May kahabaan to eh. Tapos Altus. Yung kanyang shifter. Altus dito, Altus dun sa kabila. Ang shifter niya ay 3 by 9. So Altus 3x9 ang shifter. Tapos ang kanyang brake caliper ay gawa ng X-Spark na naka-hydraulic. Tingnan natin yung lever. Ayan, alloy yung kanyang lever. Sa kabila, ganun din. Yan. Tapos check natin yung kanyang grip. Yon, yung rubber grip niya madulas. Ayan, ay hindi, umiikot lang pala. Malambot. At hindi siya malagkit. Masarap tong hawakan. Yan guys, masarap tong hawakan. Yan. Then sa spacer, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 spacer. Para kung gusto nyo, 7 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spacer. Para kung gusto nyo babaan, may bababa nyo. Yan. Punta tayo sa kanyang upuan. Yung upuan niya, manifest. Yan, aero saddle. Dito, matulis. Tapos dito, maliit lang. Yan, maliit. Malambot siya guys, malambot. Tapos yung seat post niya, alloy. Yung kanyang seat clamp, alloy. Palagay ko 27.2 tong seat post na to guys. Tingnan natin. 27.2 nga guys. Na 350 millimeter. Yung kanyang haba. Ay! O tama, 350 to guys. 350 millimeter yung haba ng ating seat post. Punta ngayon tayo sa kanyang wheel set. Yung wheel set niya, alloy. Ayan, alloy na. 32 holes. Walang nakasulat dun sa kanyang hubs. Hubs tayo, hubs. Sorry guys, hindi wheel. Yan, hubs. Alloy. Yung spokes niya, bakal. Tapos, yung rim niya, naka-double wall. Nagawa yan ng Phantom. Na nakasulat, version 3.0. Ang size ng gulong niya ay... Asan ang size ng gulong? Hanapin natin. Ayan. Ang size niya guys, 27.5 by 2.10. So syempre, ganun din sa kabila. Alloy ang hubs. 32 holes. Metal ang spokes. Naka-double wall alloy yung kanyang rims. Tapos, walang nakasulat sa gulong niya kung ano tatak. Pero naka-all terrain na to. Yan. Punta tayo sa crank. Yung crank niya guys, gawa ng Pro Wheel. Ayan, Pro Wheel MPE. Alloy na to guys, na square tapered. Tapos, may tatlong chain ring. Kung hindi ako nagkakamali, 22, 32, 40, 40 ang kanyang chain ring. Yung FD niya guys, di wala akong makita, pero may nakasulat dito, 3 speed. Walang ibang tatak doon kaya sa kanyang FD guys. Doon sa RD, ayan, sa RD natin may nakasulat, Shimano Altus. Tapos yung chain niya Tech PWR. Ayan. Yung cogs niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Na 11 to 28 kung hindi ako nagkakamali guys. Ah, 32 pala, 32. 11 to 32 teeth.
Ayan. 11 to 32 teeth ang kanyang cogs. Punta tayo sa kanyang preno. Ayan guys, punta tayo sa kanyang preno. Ang preno niya ay gawa ng X-Park o yung kanyang brake caliper. X-Park yan. Tapos yung kanyang rotor, 160mm rotor, at naka quick release yung kanyang hubs. Yan. Naka quick release na tayo. Sa kabila, tingnan natin. Sa kabila, ganun din, naka X-Park. Yung kanyang brake caliper na nasa labas ng frame. Tapos 160mm na rotor at quick release. Ito guys, so meron siyang built-in na stand. Pero kung gusto nyo tanggalin, pwede nyo tanggalin. Pero para sa akin, mas maganda may stand. Para hindi kung saan-saan itinatayo yung bike. So ito yung kabila ng crank arm. Siyempre gawa yan ng Pro Wheel na MPE na square tapered. Ayan. So ayan guys, yung ating bike check ng Phantom Quest 3.0. At mabibili yan dito sa Jacob Apparel and Bike Accessories, sabi niya, Second Bukawi, Bulacan, sa halagang 12,500 pesos lang. Ayan. So kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button para ma-notify kayo sa mga bago upload natin ng video. Ayan. So hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!